Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, so babalik ang workshop fix. Video card repair. So may repair tayo dito. This is from so via GRS. So hindi pa natin siya nabubuksan. From Zone 3 Barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. So sinip sa atin dito sa Bacolod City, dito sa Taguig City. Okay? So, San Jose. San Jose Ecija. Nueva Ecija. Check. Nueva Ecija. Okay. Nueva Ecija yan, guys. So, nakasarado pa naman siya. Hindi pa naman siya nabubuksan. So, sirain na lang natin yung lagayan. Dito natin tastasin. So, ano ba to? Tcharan! Okay. Video card? Okay. Iba, parang iba lang ang brand. Ah, hindi kilalang brand. So, Air Surix Light Up Your Joyness. Made in China. So, this is Air Surix RX580GB. So, tingnan natin. Okay. Let's open. Aray, Surix. So, kailangan ko nakapag-repair ng ganitong video card. Ang dami naglalabasan na. Iba't ibang mo, ano eh. Brand ng video card eh. Surix. AMD. So, basta, ano talaga? China talaga, oh. Ang daming nadidiscovery ng China. Mga ginagawa kasi nila, ano eh. Totoo yung sabi ng US na yung tawag dito yung mga inaano yung mga counterfeit product. Kasi halatang halata naman eh, kahit sa cellphone eh, ang dami China phone eh. Wala namang gagawa ng China phone na China ang sulat na Pilipino. Diba? Ayan. So mayroon ba akong nakita isa? MLSC, ganyan. Mayroon ito, Isorix naman siya. Tapos may kasi mga hindi siya kilalang brand eh. Tapos made in China. Yung isa Colorful, made in China yan. As in China yung ano, yung may-ari. Saka yung Colorful, Power Color yata yun. May nakalagay, tapos ang website nila kasi China eh. .cn eh. China talaga. As in China. Ang may-ari, Chinese. Yan. So, ayan. Ganon. So, ito ay sa number. So, pila ng repair natin ay 567. Okay. Search ko lang. 567. Oops. 567. Yan. Babe, mag-withdraw ka na. Mag-withdraw ka. Wala na tayong ano dyan. Okay, ayan. So, ito ang problem nito. Aha. Check lang natin. Ay, sorry. Problem niya, hindi nadidetect na computer tapos ayaw umikot ng pan. So, dead siya. Ayaw umikot ng pan daw eh. Okay, draw ka lang ng
5K. Uy, so di pa pala naka ano. Shorted? Patay tayo dyan, no? Shorted yung fix reset niya. Nayari ang si GPU chip, guys. Patay tayo. Data clock, so hindi naman. Shorted, oh. So, kasi hindi basta-basta mag-shorted yung fix reset. So, check natin to. So, na-shorted naman yung external power rail. Kaya lang yung fix reset. Not 12 volts, 3.3. Ayaw, ayaw. Ha? Ayaw din ang ano niya, 3.3. 1, 2, 3, 4. Ayaw talaga, oh. Patay. 3.3. So, delikado ang chip. Kasi ano to eh, 3.3 sa GPU chip yan. So, yun lang. So, buksan natin. So, malinis pa siya. Mukha nga may warranty pa. Kaya lang, ito yung masakit, masaklap. Sino-display siya. Hindi malang bloated yung mga piso, yung mga ano eh. Talagang ano eh. 3.3 volts pa. So, supply niya 3.3 sa GPU chip. Sa BIOS dito may supply 3.3 yan dito at saka ano so baka shorted dito or open ah hindi siya shorted pala open pala siya
Ongoing repair na po ang PC mo. Update ko po kayo later. Okay, so update natin yung customer. So shorted siya. Ah, shorted open. Ah, shorted pala yung fix reset. So problema lang natin ito guys. Noise schematic. So kapa-kapa tayo nito. Mangangapa lang tayo. Mangangapa nga pa. Kasi shorted ang PEX reset. So, microscope natin siya. Subukan natin inspection. Yan, napakalinis pa guys. Mukhang brand yung brand nyo. So yung 3.3 natin, ito siya guys. Pero wala siyang reading. Okay, 3.3. Check natin to. Kung ito ay 3.3. Hindi siya lumiban dito, guys. Pero buo. Kasi kalimitan 3.3 dito. Ay, dito ba? 12 volts ba ito? Tryan natin. Ay, hindi nga siya, guys, ha. Kasi 3.3 ito madalas, eh. Pupunta yan dito, eh. B in. Hindi siya nagre-rating. Ito, guys, oh. Ito, merong rating. Meron. So, meron pala siya. Dito, wala siya. Tapos, parang ano lang ito. Nabasa o parang nag-bloated. So, inspect muna natin. Baka may makita tayong possible. Tingnan natin yung mga fuse. So, this is gate. So, not shorted naman. Okay. Ito ay BRM. Ah, shorted din yung ano niya, guys. Tayo tayo. Aha. BRM ba to? So, mukhang... So, I'm not sure. Buo naman tong mga fuses. Pag yun mga shorted, guys... Para siyang ano eh. Okay, na-charted naman. May reading siya, guys. Okay. May reading. So, yung fix reset. So, dito siya. Punta dito. So, ito siya. May sira to. So, meron yata ako nito eh. Fix reset. So, ito siya guys. Ito yata yun. Ito nga. Okay. So, check natin yung ano. This is... 1.8 volts yata to or 0.8. Okay. So, yung enable dito yata. Ito yata. So, ito yung enable natin. Hindi naman. So, yung bias natin 3.3.
Kasi walang reading sa kabila eh. So, mayroong reading. Ito yung bias natin. Oho. So, walang reading yung 3.3. So, saan kaya siya dumaan? Saan dumaan yung 3.3 na isa? Ito, ano ba ito? Fuse 2 eh. Okay. Wala naman tayong nakikita. Okay. 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 12 volts to 12 volts. To her to. So, may naputol na linya na 3.3. I think ito, 3.3 to. So, tingin ko lang. So, may reading naman siya. Meron din sa kabila. So, yun dito yung wala. Walang reading. So, lumiban dito. Kasi ito siya eh. Pero wala siyang reading kanina. Wala talaga, ha? Tapos dito. So, may butas dito. Tapos dito. Saan kaya yan lumiban? Try na natin saksak kung may papasok na 3.3. Tingnan natin kung iinit sa micro sa temperature. Lagyan na natin ang display para in case na mag-display ay meron na. Okay, tapos try natin ang voltage rating. So, let's power on thermal camera natin. So, let's power on. Oh, minit naman yung GPU chip niya. Na display. So, mabagal yung heating element niya. Okay, mapansin nyo yung reading ng heat niya. Mabagal yan. So, check natin to. Ano ba to? 3.3. So, meron naman 3.3 dito. Okay. Sa coil. Mabagal yung heat niya.
Napaka ano talaga ng tester ko na to. Ibang klase mag-reading. Hindi nire-reading yung kabila pag sa voltage. So, meron naman siyang voltage. Kailangan talaga no display talaga siya. This is 11 volts. Okay. May 1.3 din. So, low heating lang siya. Ito ay 3.3 din. So, meron naman 3.3 din sa ano? 5 volts. And this is coil. Meron naman siya. 0.8. So, low heating lang siya. Ano yung sira niya ito? So, kompleto yung voltage. Gumagana lahat. Ito, gumagana rin siya. Tapos, magkakana siya eh. Power on. So, this is 1.8 and 0.8 volts. Okay, this is 2.3. Ah, 2.5, mababa. Yung kabila, 3.3. Pero yung kanyang 2.5 lang. Actually, may issue. Dapat kasi 3.3 na siya. Yung kanyang BIOS na pin 1 ay may issue. Kasi mababa siya. Baka possible sira yung BIOS. Low siya. Low. Ito na yung problema, wala yung schematic. Punta siya dito.
Try natin yung fix reset. Kung bumalik sa dati. So, fix reset. So, fix reset niya. So, naka-ano talaga siya eh. Para siyang shorted. So, mukhang ko alisin yung IC. Alam ko may pamalit ako nito eh. Kasi buta ko dala ko wado klase. So, mukhang natin siyang alisin. Ito siya. Tagal matanggal ah. So, okay, mababa lang yung gamit natin yung temperature. So, tanggal ko na. Check natin kung may changes. So, dapat, para kasi siya shorted guys. So, hindi kasi normal yun. So, dapat mga 0.8 yan, mga gano'n. So, I'm not sure. Hindi ko alam yung ganitong modelo kasi. So, yan. Ngayon, disconnected siya kasi wala yung ano. Ang alam ko may IC ako nito eh. Hindi ko lang matandaan. Kung anong pangalan ng IC. Ah, murder na ako nito eh.
Ayun lang ang problema. Hindi ko siya matandaan. Kung anong pangalan ng IC. Pero sa mga AMD, pare-parehas naman sila. Hanap lang tayo ng AMD. Ako ay gutom na. So ito, XFX. Gamit nito sa mga ano eh, gigabyte. Pareha sila sa gigabyte eh. Wala na, nakuha ko na to. Wala na tayo, hanap muna. Finding. Wala na. Maliit lang ito eh. So this is kalawangin na ito. So wala na rin. Tingnan natin ito, may dalawa pa. Okay. Remove na natin. Sana siyang malinggit. Ayaw man.
Gutom na ako. So waiting na lang tayo, waiting na lang. Palamigin ko lang siya, mainit pa eh. So, tingnan natin yung reset kung gumana. Mainit pa yung chip. Try natin. Kung shorted pa rin siya or hindi na. Check natin. Ayan, no. As you can see, may rating siya. 0.79. Ayan. Kasi yung kanina, 0.0 something. So, actually, not normal kasi yung ganun eh. Sa reset niya eh. Not normal yun. Kaya, so, pinalitan na natin. So, tingnan na natin kung gagana. So, may reason yun bakit nasira yung reset niya. Either sira talaga yung GPU chip niya. So, tingnan natin. Magkakaalaman kung ano yung issue. Bakit siya nasira. Yung kanyang fix reset. Pag nasira ulit siya, ay sira yung chip niya. Cool down lang natin siya, guys. Maliit lang yung pyesa na yun eh. Super linggit. So, ganito lang siya kalinggit, oh. Hindi ko alam kung makita niya to. Yan. Yan lang kahit team. Parang kuto. Mas so, laki lang, guys, ng kutong pinakamalaking kuto ng tao. Lang siya kaliit. May binili na ako niyan eh, yung ganyang IC. Hindi ko lang matandaan kung ano yung part number. Sa ano yan? Sa, mayroon yan sa AMD. Sa limit AMD ang gumagamit ng ganyan. Yan sa reset niya. In-gates. In-gate switching display. Sa NVIDIA kasi, ano siya eh. Sa NVIDIA iba yung gamit niya. Yung may mga paa. Sa kanya naman, yung talagang SMD kung tawagin. Yan sa NVIDIA, transistor na may limang paa. So, yan yung pagkakaiba niya. Alam ko may binili ako niyan eh. Hindi ko lang matandaan kung ano yung part number niya nung... Kasi ibang nakasulat na part number dun sa kanyang ano eh. Dun sa kanyang pyesa. Bumili na ako nun eh. Hindi ko lang matandaan. Okay, waiting. Let's try. Okay. Tingnan natin yung thermal camera temperature. So, let's power on. Okay. Ayan, bumilis na yung heating. Ayan, may display guys. So, as you can see. Hindi sa mapapansin nyo yung hit niya, di ba? Kaya bumili siya. So, yun lang siya, guys. Shorted talaga yung fixed reset niya. So, screen natin. Ay, screen sala. Bench pala. Ay, sala din ang bench. So, doon natin sa kabila. So, yung fixed reset yung sira niya, guys. Yan. So, kasi shorted siya yung fixed reset, as you can see naman. Yan. So, power on natin. Power on. Ay, pinatay ko pala dito. So, let's power on. Sana mag-display. Okay. So, tingnan nyo guys. Mag-display siya. Look. Okay, stable. Okay, may display, di ba? So, yun yung problem nyo guys. Yun pala yung ano nyo. Yun yung nakita nating problem eh. Yung fixed reset nya is
shorted siya. Hindi naman siya nagbabuzzer as in shorted. Parang nagkaroon na lang siya ng changing value. Tawagin na lang natin changing value. Okay? So, yung 3.3 dito, hindi ko alam kung doon siya connected dito sa harap. Hindi ko lang alam kung siya doon siya connected. Diba dito kasi kanina, wala siyang reading. So, wala na naman tayo schematic dito sa GPU na tayo. Yung 3.3 dito kanina, wala siyang reading. So, tingnan natin bakit siya walang reading. Baka connected siya doon. So, dito siya kanina. 1, 2, 3, 4. Yung pang-apat. Okay. Wala talaga siyang reading dito. Siguro, ito yung design niya sa, ano, na pinupula. Alam ko, pinupulang kasi ito sa ground. Capacitor din to ground, yung 3.3 dito. So, baka may, sa likod, may ibang way pa na, pero dito kasi wala siyang reading. Hindi ko alam mo bakit eh. Ngayon lang nakakita ng walang 3.3 dito. Yan o, as you can see guys. Pero may reading naman ang tester. Pero dito, wala siya. Yan. Wala siyang reading. As you can see. Then, yung nakita naman natin na issue kanina, yung reset niya. Engage display guys yun, tawag dun. So, ito siya kanina. Ayan o. Diba meron na siya 0.8? Diba? Ito yung sinasabi ko kanina na na-reading niya kasi kanina ang tinitester natin. Sa una natin yan ng ating nabidyohan. So, meron siyang reading na 0.05 ganyan, something. So, hindi ganun yung reading niya. Mali yung wrong kasi yun. So, gaya na sinabi ko kanina, yun nga siya. Ganyan dapat reading. Yan yung correct reading ng PEX reset. So, yun dito naman sa BRM. So, eksakto lang siya. 0.05. Ganyan. Reading. 0.05. Ganyan yung reading niya. So, may display na siya, guys. Siguro, nasira lang yung PEX reset niya talaga. So, na-damage niya. So, okay na po yung ating repair. So, may display na siya. Ayan. So, ano lang to guys, malinis naman siya, no need to clean. Fully clean pa siya guys. Ayan, so, yung thermal pad niya, I think bago yung thermal pad niya. Ayan, siguro nag-fluctuate lang, kaya yung reset niya biglang nag-short circuit, nag-change value. Okay pa yung thermal pad niya, hindi pa naman bago pa siya. I think no need to replace. So, medyo expensive din pag pa-replace. Mag-ilang kasi ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8. 8 pieces din siya. So, ang ginamit na thermal pad guys dito ay 2 mm. Ano ba to? 1.5 mm yata. So, I'm not sure. Yeah, pero Milo. Pero okay na siya guys, may display na. So, ay hindi ko pala na-change yung ano nito. Yung nire-repair natin, ang RTX 3070 ba? So, nire-repair natin ay, ayun na to. Na-change, ano natin, hindi ko na-change pala siya. This is, ISORIX. Yan. So, ano siya, RX. 580. Ayan. Ayan yung brand. So, sorry hindi natin na-replace. Natapos na yung video natin. Matatapos na. Ayan. So, ang gagawin lang dito guys ay stress test natin. Okay? So, update ko na lang kayo later for stress test. So, para hindi masyado consumption, time consumption. Okay? So, ayan. Wala naman ibang papalitan na. So, okay na siya guys. Yun lang pinalitan yung Gakuto na yun. Okay, update you kayo later. Hello guys, updating guys sa ating repair. So, okay na po siya, working na. Ito na siya kabila. So, running na siya ng ilang oras na ito guys. 31 minutes, so kalating oras na pala guys. So, ito na po siya. Gumagana na siya guys. As you can see, reading na siya. Bagong palit na yung thermal paste. Yung thermal pad, existing kasi bagong palit pa na mayari. Ayan, so ang ano lang natin, so lower lang guys yung ating temperature. GPU temperature is 69 degrees Celsius. So, napakababa lang po. Okay na po guys, gumagana na.
Working na. Perfectly working ang ating na-repair na video card. So, yun lang yung naging problema. Yung pinakamalinggit na to. Na engaged fix reset display. Yan ang ating naging sira. To. Malinggit lang yan, guys. So, yan. Super. Kuto. Yan. So, yun naging sira niya. Pero kahit ganyan yung kalinggit, may price yan, guys. Medyo mahal yan pag binili. So, mga 300 to 500 or 800 something yata katong ganito. Depende dun sa model. Kahit yung ganyan kalit, kakuto. Mahalaga, importante. Napansin nyo, tagal niya bago lumabas yung temperature, yung heating temperature niya, mabagal bago tumaas. Dahil lang sa fixed reset. Kasi yung fixed reset siya nagbibigay ng para sa display. Ayan. So, nagtitriggering siya ng display para ilabas niya sa output device. Okay? So, yan guys yung ating update sa ating repair. So, hindi na natin kailangan patagalin pa. Ayan. Ayan. So, tatapusin na natin itong ating video repairing as of today. So, proceed na ulit ako sa next repair kasi may next repair pa tayo dito na naghihintay. Mayroon pa dito tatlong piraso. Hello guys, mayroon pala tayong dumating na bagong RTX 3070 Gigabyte RTX 3070 8GB. So, sunod-sunod yung dumating na RTX 3070. Maganda kasing i-repair yan guys kasi medyo malaki ang kita. Mas maganda guys. Kasi mayroon tayo dito na dalawang... Yung iba na, i-ship ko na RTX 3070. Meron pa dito ang dalawa, RTX 3070 Gigabyte guys. So, parang ano ngayon araw ng Gigabyte na RTX 3070. Yan, kaarawan nila ngayon, mga sira. Naso nakaraan, puro naman siya RTX, SUTAK RTX 3070. Maganda guys, i-repair yung mga yan. Sa talagang quality, success rate. Kumpara dun sa mga ibang video card. Ano to guys, mga NVIDIA. Yan, kaya magaganda yung mga NVIDIA talaga. The best sa repair. So, na-extension pa yung buhay nila. Kumpara dun sa mga RX 5700, RX 5600, 48, 69, 6800 XT. Naku guys, ay negative tayo dyan sa mga video card na yan. So, palagi na lang, guys, sira yung GPU chip. Ayan. Yun ang kahinaan ng, NVIDIA. Kung hindi man sira yung GPU chip, yung kanyang memory. Ang kasi dyan, ang problem sa AMD, ang medyo nakikita kong problem. Sa based on the repair process natin, yung hindi natin siya, halimbawa kapag may sira yung memory o kaya yung GPU chip, siyempre no display, hindi natin siya matesting. Kasi nakahang na siya, yung PC hindi na nagwo-work, yung motherboard natin hindi na. Yun kasi yung kaibahan niya kay NVIDIA guys. Yung kay NVIDIA kasi, kay AMD guys, patay did talaga lahat ng niya, secondary power sequence niya. Kaya mahirap to kuyin kung alin lang yung main sira. Kung i-compare natin siya kay NVIDIA, ang mga high-end unit niya na NVIDIA, si NVIDIA kasi, sa power sequence niya, may kagandahan. Halimbawa, kung may tama lang sa kanya si memory o kaya si GPU chip, yan guys, pwede nating basahin, may tinatawag na MATS mode, yon. Na pwede mo siyang i-run kahit na walang display. Pwede mo siyang i-run para makita mo kung ano yung sira. Kung GPU chip or memory. Hindi kagaya ni AMD. Talagang negative tayo kay AMD. Yun yung kaibahan. Tapos, pangalawa, kay NVIDIA. Pag may yan, bawa guys, sira yung GPU niya. Buhay guys, yung mga power sequence niya. 1.8 volts, 0.9. Buhay siya. Still alive siya. Hindi siya natitrigger na naka-off lahat. Tapos, halimbawa, memory lang ang sira. Buhay lahat ng kanyang power sequence. Yan, halimbawa, sira rin memory. Kung wala siyang power sequence sa VRM, shorted. May nakatrigger dyan, guys. May naka-on dyan. Naka-on si 5 volts, si 1.8 volts na nagsusupply sa GPU chip at nagsusupply sa all gates. Yan. Yun yung kaibahan kasi ng power sequence. So, ang pinakamaganda lang na... sa na-extension ang buhay na video card is si Sapphire. Sapphire na, yung nilabas nila na AMD Sapphire. Sapphire RX 5400, Sapphire 400 series at saka si 500 series. 500 ba yun? RX 470, 480, ganyan. RX 550, 570, RX 580, ganyan. Yung version na guys na yun na Sapphire, yung malaki yung pan. Yung malaki guys yung pan. Yung ganito siyang klase.
Kahit iba-iba siya, basta ganun yung mukha, guys. Pinakamagandang, ano to, legend ito. Legend ng Sapphire. So, nasa na ba yun? Ito pinaka-legendary Sapphire na ano natin. Pinakamaganda. Ganto siya, guys. So, kita ko sa inyo. Itong pinaka-legendary na pinakamagandang video card na nalabas ng AMD. Yan, guys. Yung ganito. Yung mga RX 470, 480, 570, 580. Ayan. Sapphire, guys. Sapphire. Ayan. Pinakamatinding ano to. Napakaganda ng protection ito, guys. Ayan. Ayan. Lagi itong success repair, successful rate repair. AMD, guys, na ganito. Ayan. The best yan. Pag nakita nyo to. Ayan. Kaya lang yung lumabas nito, guys, na bago, na RX 5700, XT. Yung may XT, pangit na siya. Yung lumabas. Yan. Kasi ang kagandahan nito, yeah, kaya yan, yung tornilyo nito guys ay hindi nagbabump kasi meron siyang space divider sa PCB na ano, may space na hindi siya na umaalog yung heatsink sa PCB. Yung bagong labas kasi nito guys ay pangit yung design. Ay, hindi ko alam kung magandang design siya o ano, pero para sa akin kasi ano, pangit siya. Kasi nagbabumper siya guys. Pag sinalpak mo siya, tinuunan mo siya. Tinuunan mo sa heatsink at hindi sa PCB. Madi-disalign yung kanyang heatsink to GPU chip. Yun yung kaibahan ng bagong labas. Kasi ano siya eh, yung tornilyuhan nila butas sa PCB. As in, nagumagalaw siya pag ginanuntungan mo. Wala na rin siyang barrier dito sa spacer sa PCB and heatsink. Yun yung kaibahan ng isang yung bagong labas nito. Yung maganda lang yung bagong labas, maganda yung pan. Parang ganito rin yung type, pero hindi maganda yung design para sa akin. Then, ang problem kasi doon, yung memory niya, VRAM, para lang siyang L, naka-squala lang siya. Squala lang yung L niya. Ibig sabihin, pag tumaba or nag-expand yung kanyang thermal pad, umaangat siya, tumatabingi. Yun ang problem. Kaya kasi yung spacer niya dito, ay hindi, wala siyang spacer, umaangat siya, tumatabingi. Yun yung isang pinaka negative impact sa Sapphire na nilabas na sumunod dito. So ito yun guys ay hindi promotion kundi so sharing ideas lang na pinakamagandang bagay na nangyari sa mga parts ng repair natin. Ayan. Ito yung the best, pinaka the best sa AMD. Yung nakita ko guys ha. Ito lang. Kasi ano ito eh, tinitira niya yung may sarili siyang pumbigay yung fuse niya. Yung bang hindi nasisira yung GPU chip niya. Agad-agad. Hindi na, nasisira din naman ang GPU chip niya, pero hindi siya agad-agad. Bumibigay muna yung B-core MOSFET niya. Talagang ganun yung ano niya, kakayanan niyang i-trigger. Kaya niya protektahan yung GPU, yung kanyang GPU chip. Hindi kagaya nung ibang version na talagang sira ang chip. Yun yung mahirap. Ayun kasi yung pinakamahal, GPU chip, VRAM, memory. Yan. So, yun yung design. Sana kung ang AMD, kung makakapag-ano ang AMD, huwa silang magandang ano, recommended to kung pwede nilang ilabas ulit itong gantong model na siguro latest version ng GPU chip. So, kunin nila yung kagandahan nito ng nangyari, bakit siya na-expand, o matagal ang buhay ng mga ganito. Makuha nila yun para mas maganda. Kasi ngayon, napansin ko rin pati sa kahit social media, ano, puro umaayaw sila ng AMD ngayon dahil nga maraming sakit sa uli yung AMD ngayon. So maganda naman siya sa unang bili. Siyempre, after 2 years, hindi na ma-extend yung buhay. Hindi na nabibigyan ng buhay. Sira, natapo na bili na. Mas magastos. Kumpara dun sa ibang brand na, halimbawa, Nvidia. After warranty, nare-repair pa. Extended pa yung buhay. Oh, yan yung kagandahan. And guys, ay mga sharing ideas lang buhat sa video card repair. Okay? So, yun lang yung mga sharing ideas natin. So, base lang yung sa experience po ng Workshop Fix Video Card Repair, sinishare ko lang kung ano yung mayroon dito sa atin, kung ano yung maganda. Okay? So, nasa sa inyo kung tanggapin nyo o hindi. Wala naman akong, hindi ko sinisiraan AMD guys, hindi. Mas maganda nga, improve nila eh. The best yun. Improve. Just improve. Yun lang naman yun. Kasi ako naman, nakita ko may mali din ako eh. Pero, ayun nga, share natin. So, yun yung maganda. At least, kapulutan ng ideas. Okay, guys. So, paano yan? Papaalam na naman ng video card repair.
So hanggang sa muli. So see you on the next my video. Okay? Don't forget to subscribe, like, and comment sa mga hindi pa nakapag-comment. Okay? Bye-bye.